Nagkatinginan ng mga tauhan na lalaki sa loob ng mansyon nang marinig ang sigaw ng amo na si Benson. Halos magkandara pang sekretaryang si Paolo paakyat ng mahabang hagdan. Hingal na hingal ang binata habang nakatayo sa ibabaw ng kama at nakatakip ng kumot ang nakahubad at maskuladong itaas ng katawan. Ba't nakapasok to rito? Nilinga ni Paolo ang isang kasambahay. Hindi ba kabilin-bilinan ko sa inyo na huwag kayong magpapapasok ng babae sa bahay ko? Nandidilat ang mga mata niyang sigaw. Sir, kalma. Hindi po ako babae. Kinunutan niya ng noo ang kasambahay na kaswal na nakangiti sa kanya. Sir Ben, siya po ang bagong hired. At sigurado po kaming hindi siya babae. Nakangiting sagot ng sekretaryang kinakabahan. Mabilis ding nagbago ang emosyon nito nang balingan ang kasambahay. San mo ba nakuha yan? Tanong ni Paolo. Ang sabi ko sa'yo, uniforme ng lalaki ang susuotin mo, hindi ba? Hindi bagay sa beauty ko yun, sir. Isa pa, wala namang problema dahil hindi naman ako totoong girl, lalo. Hindi ba, Sir Ben? Ngiting-ngiti ito sa magiging amo habang nagaganda mata pa. Halos dumikit sa dingding si Benson sa pag-atras habang malagkit ang tingin sa kanya ng palapit na binabae. Kung hindi kayo naniniwala, pwede kong ipakita sa inyo ang dalawang Dragon Balls ko. Kasabay ng pagtalikod ng binata ang pagtaas ng binabae ng suot na palda. Dahilan para mapahiyaw si Paolo. Drag him out of my room now! Sigaw niya habang nakatagilid ang muka. Mabilis na hinatak ng sekretarya palabas ng kwarto ang binabaing kasambahay na pilit tinataas ang suot na palda. Nakakaloka ka. Mahinang aniya ni Paolo. Binagsak ni Benson ang katawan habang hinihingal. Good morning, Sir Ben. Isang tipid ng ngiti lang ang ginawa niya. Pupunta ho ba kayo ng site? Tanong ng personal chef niya na si Mando kasabay ng pagsulyap sa dala-dala niyang safety helmet. Tumango lang siya ng banayad. Eto ho ang baon niyo. May inilapag ang may edad na tagapagluto na isang bag. Sir Ben. Huminto siya sa pagsimsim ng kape at sinalubong ang tingin ng nahihiya na si Mando. Itatanong ko lang ho sana kung pwede muna akong umuwi sa amin. Marami ho akong niluto para sa inyo. Inilagay ko sa ref at iinit nyo na lang. Inihanda ko na kung sakaling wala kayong mahanap agad na tagapagluto. Napangiti si Benson. Thank you. Sabihin mo lang kay Paolo ang mga kailangan mo. You take care. And I hope makabalik ka kagad. Kumamot naman ito. Yun na nga ho. Baka matagalan ako. Bakit ho hindi muna kayo kumuha ng tagapagluto pansamantala? May kakilala akong magaling din magluto. Si Chef Alice. Kusa rin natigilan si Mando. Umiling na lang siya at tumayo sa kinaupuan. Alam niyo naman ang dahilan kung bakit hindi ako nag-hard ng mga tauhan na babae rito sa bahay ko. Pasensya na ho. Seryoso siyang lumabas ng mansyon. Sinalubong siya ng driver na si Julio na kinuha agad ang bitbit niyang helmet at bag. Magandang umaga ho, Sir Ben. Ngiting kapiraso lang ang ginawa niya bago nagtungo sa kotse. Sir, magpapadala raw po yung board ng mga babaeng architect sa site. Binalingan niya agad ang nasa passenger seat na sekretarya. Umiwas agad ito ng tingin. Are they crazy? Siguro ho. Natatakot at mahinang sagot ni Paolo. Bumibilog ang butas ng ilong ni Benson ng kunin ng cellphone. Hello? Martin. Yes, Engineer Ben. And why would the board send women architects to the construction site? About that, I tried to talk to them, but they insist na kailangang expand and i-shuffle ang lahat ng nasa engineering and architecture department. Ilang buwan na raw ang mga lalaking engineers at architects sa site mo. Maraming mga babae raw ang naiiwan dito. Mahabang paliwanag ng kaibigan na kanilang board secretary. Napahinga na lang si Benson. You know you can't just run away from them for life, Ben. Lalo na pagdating sa trabaho. Kahit na ikaw ang project developer at anak ng may-ari ng kumpanya. And anonymous decision yun ng board. And besides,
Lahat ng mga babaeng architects at engineers, magandang tinatrabaho. I know. Inis niyang tugon sa mahabang pahayag nito kasabay ng paghawak sa ulo. Tumanaw siya sa labas ng bintana. Papasok na ang kotse niya sa site ng construction kung saan siya nagtatrabaho. Why don't you just face it, Ben? Automatikong nag-arko ang mga kilay niya. Let them approach you and try to talk to them. And let's see what's gonna happen. Isang malalim na paghingang nagawa niya. Good morning, Sir Ben. Iisang bati ng mga construction crew sa engineer na anak ng CEO. Dire-diretso siya sa office na nasa construction site cabin. Umupo si Benson sa silya. Ngayon pa lang ay kinakabahan na siya. Natanaw niya rin ang mesa ng mga engineers at architects na lalaking katrabaho niya. Nagliligpit na ang mga ito ng mga gamit bago isa-isang nagpaalam sa kanya. Sinubukan niyang mag-focus sa trabaho. Sir! Huminto siya sa pagsusulat ng humahangos na pumasok si Paolo. Halos mahulog ang suot nitong safety helmet sa ulo. Nandiyan na po sila. Napahawak si Benson sa kinaupuan at hindi alam kung saan ibabaling ang katawan. Mas naalarma siya nang marinig ang boses ng mga babaeng papasok ng site office. What am I gonna do now? Natatarantang tanong niya kay Paolo na hindi rin alam kung anong gagawin. Lumaki ang mga mata niya ng matanaw ang mga babaeng papasok. Ngiting-ngiti ang mga magagandang arkitekto at mga inhinyera habang may daladalang tube bag. Huminto lang ang mga ito nang mapatingin sa kanya. At ng mga oras na yon ay halos hindi humihinga si Benson. Para siyang sinasakal. Hindi siya makagalaw sa pagkakaangat sa kinaupuan. Good morning, Engineer Ben. Sa mga mata niya ay marahan ang paghakbang ng mga ito sa kanya. Tulala pa rin sila ng sekretarya kahit nakapasok na ang isang babae. I'm Bella De Leon, architect in charge. Magiliw na pagpapakilala nito at nilahad ang kamay. Wala pa rin sa wisyo si Benson nang ilipat ang mga matang bumibilog sa palad ng architect. Ngumiti si Bella at dumukwang. Nang madampian ang kamay nito, ay hinimatay siyang napaupo sa swivel chair. Sir! Sigaw ni Paolo. Ayos lang ba siya? Dalhin na kaya natin siya sa ospital. Sad ni Julio. Magkasabay nilang pinapaypayan ni Paolo ang nakahigang amo. Magigising din si Sir. Manalig tayo. Ani yan ang sekretarya. Maliit ang pagbukas ng mga mata ni Benson. Mabilis ang naging pagbangon niya paupo ng magisnan ang malapit na mukha ni Paolo. Sir Ben, okay na po ba kayo? Hawak niya ang noo nang sumandal. Ano pong nararamdaman niyo, sir? I don't feel well. Sagot niya kasabay ng pagkamot sa braso at ibang parte ng katawan. Sir, namumula nga ho kayo. Gulat na aniya ni Julio. Niluwagan niya ang suot na kurbata at hinubad ang suot na suit. Gusto niyo ho, dalhin namin kayo sa ospital? Tanong ng matandang driver. No need. Wala rin silang magagawa rito. Bakit naman ho kasi sa dinami-dami ng sakit at allergies na pwede niyong makuha? Allergy pa sa mga babae. Natahimik ang binata. Paano ho kayo makakapag-asawa niyan? Kung simpleng paghawak ng babae sa inyo, hihimatayin at mamumula ang balat niyo. Patuloy ni Julio. Aksidente siyang napatanaw sa salamin kung saan makikita ang lamesa ng ilang architects. Napapikit na lang si Benson ang makitang nagbubulungan ito habang tinatanaw siya. Bakla kaya si Engineer Ben? Ang sabi, lagi raw mga lalaking pinipili niyang dalhin sa site. Ano ba kayo? Hindi siya bakla. Singit ni Bella na umupo sa mesa at tinanaw ang opisina ng gwapong engineer na boss. May sakit siya. Sakit? Siya na yata may pinakabihirang kondisyon. Isipin niyo, may allergy siya sa babae na hindi siya pwedeng mahawakan. Namangha ang mga mukha ng mga babae kasabay ng pagsimangot. Paano tayo niyan makikipaglo sa gwapo nating engineer kung lagi siyang hihimatayin? Tanong ng isa. Malagkit na tinitigan ni Bella si Benson na agad na pinindot ang remote control para bumaba ang blinds ng buong opisina. You two can leave now.
ani niya sa driver at sekretarya. Sige ho, sir. Sinulipan niya ang may edad na tagapagmaneho. Salamat, Mang Julio. Walang anuman ho, sir. Kung may kailangan kayo, tawagan niyo lang ho ako. Ngumiti ang binata rito at tumango. Sinulipan naman niya si Paolo. Walang papapasukin sa loob ng opisina ko. Maliwanag? Yes, sir. Pagod na umupo si Benson sa silya. Paano ba niya malalabanan ang kondisyon niya? Hindi niya gustong habang buhay na mag-isa at matakot dahil sa pambihirang karamdaman. Gusto rin niya namang makahawak ng kamay ng babaeng magugustuhan. Isang katok ang pumutol sa pagdadrama niya. Sumilip sa salamin na pinto ng opisina niya ang architect in charge. Ngiting-ngiti at akmang papasok. You stay there. Maagap niyang aniya. Yes, Engineer Ben. Nakangiting tumindig ito ng tuwid habang may hawak na papel. What do you want? Your signature. Itinaas na Bella ang dokumentong hawak. Kinuha ng binatang ballpen. Agad namang mabilis na naglakad ang dalaga patungo sa mesa niya. Sa pagtingala ni Benson ay ang nakadukwang na architect ang nabungaran niya. Inis niyang iniwas ang mga mata nang makita ang pagsiwang ng dibdib nito sa sexy outfit nitong suot-suot. Nakatikwas ang mga daliri niya nang hatakin ng papel at binasa yon. Engineer Ben, ang sabi nila, allergic ka raw sa mga babae. Baka makatulong ako. I don't need your help. You can go. Secretary Paolo will just hand this to you. Engineer, galit niyang hinampas ang palad sa ibabaw ng mesa habang seryoso ang muka. Mabilis na dumiretso si Bella. Out! Yes, sir. Mabilis na sagot nito. Malalim ang paghinga ni Benson nang maiwan sa loob ng opisina. Kaya mas gusto niyang mga kapwa lalaki ang kasama. Siguradong payapa nilang pare-pareho, magagampanan ang kanilang mga trabaho. Nang lumabas siya ay nakita niyang mga babaeng architects. Napailing na lang ang binata at diretsyong lumabas ng cabin, dala-dala ang blueprint. Sir Ben! Natanaw niya sa ilalim ng tirik na araw ang humihiyaw na si Paolo. May lukot ang noong tumakbo siya patungo roon. Naabutan niya ang ilang construction crew na may pinagkakaguluhan. Mang Julio! Bulalas ni Benson nang masilayan ang matandang driver na pawis at parang hapong-hapo. What is happening? Umupo siya sa tapat nito. Engineer, buti at nasambot pa namin siya. Kung sakaling tuluyan siyang nahimatay, baka tumama pa kung saan ang ulo niya. Tiningala niya ang langit na matindi ang sikat ng araw. Siguradong dahil sa mainit na panahon, kaya nangyari ito sa driver. Mang Julio, ayos lang ho ba kayo? Dadalhin ko kayo sa ospital. Ayos na ako. Inubo ng sunod-sunod si Julio. Inihinto ni Girlie ang bisikleta sa tapat ng isang magarang kotse. Sakbit niya ang isang eco bag na may lamang pananghalian ng ama. Tay? Katok niya sa bintana ng sasakyan. May ilang beses niyang tinawag ang pangalan nito. Bago niya pilit dinikit ang muka sa bintana, halos mayupi ang kaniyang ilong. Nasaan kaya si tatay? Tanong niya sa sarili. Nasanay na siyang dalhan ng ama ng pananghalian dahil malapit ang construction site ng amo nito sa bahay nila. At ang mahigpit na kabilin-bili na nito ay sasasakyan lang sila magkita. Hindi raw niya pwedeng makita ang amo nitong may sakit. Inayos na girl ang suot na nakabaligtad na sombrero bago sumakay sa bike. Natanaw niya ang gate ng construction site at rinig niya ang boses ng mga lalaki. Kaya marahan siyang nagpedala. May pinagkukumpulan ng mga construction workers at nang matanaw niya kung sino yon ay mabilis siyang napapedala. Tay! Basta na lang binagsak ng dalagang bisikleta matapos bumaba. Nakipagsiksikan din siya sa mga lalaking naroon. Tatayo na sana si Benson para alalayan ang driver niya na dalhin sa ospital. Nang may humawak sa balikat niya at halos mapaupo siya sa sementadong sahig ng makipagsiksikan ng hindi pamilyar sa kanya. Tay, ayos lang ho ba kayo? Nag-aala lang sambit ni Girlie sa amang parang nahihirapang huminga. Nagpabaling-baling siya sa kanan at kaliwa. Napansin niya ang mga nakapalibot na mga lalaki. Ba't pinapanood niyo lang siya? Naiinis niyang sigaw. Marahan naman,
ang naging pagtindig ni Benson habang pinagmamasdan ang nakatalikod. Hinarangan niyo pa yung hangin! Dagdag niya. Muli niyang binalingan ng ama. Tay, ayos lang kayo? Dadalhin ko kayo sa ospital. Tinalikuran at umupo siya sa tapat ng ama. Sumakay kayo sa likuran ko, tay. Inayos pa ni Girlie ang suot-suot na malaking t-shirt. Excuse me. Alis! Putol agad ng dalaga kay Benson na napatras ng babahin ito ang driver niya. Nasundan na lang niya ng tingin si Julio na sampa-sampa sa likod ng kung sino. Nasulya pa niya ang balikat na nahawakan ito kanina. Girlie. Tay, ayos na kayo? Tumayo agad ng dalaga nang magmulat ang ama. Naroon sila sa isang pampublikong ospital. Maayos ng pakiramdam ko. Bakit dinala mo pa ako rito? Anong gusto niyo? Panoorin ko kayong maghabol ng hininga? Katulad ng mga lalaking nasa site kanina? Bumalik ang inis niya ng maalala ang mga lalaking walang ginawa para sa kaniyang ama. Huwag kang magsalita ng ganyan. Naroon ang amo ko. Nandun pala siya. Bakit hindi niya kayo tinulungan? Mas dumoble ang buwisit ni Girlie. Muli niyang inayos pataas ang bumabang manggas ng malaking t-shirt niyang suot-suot. Mang Julio. Secretary Paolo. Natakot agad ang sekretary ni Benson nang balingan ng masamang tingin ng dalaga. Hello. Kasama ko si Sir Ben. Dagdag nito. Umikot na lang ang mga mata niya at humalukip-kip. Lumabas ka na muna, girlie. Oho? Ba't ako lalabas? Hindi niya makapaniwala ang tanong sa ama. Binalingan siya nito. Hindi ba sabi ko sa'yo, may sakit siya? Ano hong koneksyon ko sa sakit niya? Girlie, pangalan mo pa lang. Connect na. Singit ni Paolo na natahimik ng muling balingan ng anak ni Julio. Alis na, Mang Julio. Sabay-sabay silang napatingin sa pinto nang pumasok ang seryosong si Benson. Sinulyapan niya ang anak ng driver na nakasuot ng malaking kamiseta, nakapang basketball na short at nakabaligtad pa ang sombrero. Inilipat niya ang atensyon kay Julio. Nakuha ko ng medical papers niyo and nakausap po na rin ng doktor. Lumala ang asma niyo, kaya kailangan niyo magpahinga. Akmang lalapit si Girlie nang humarang ang sekretary sa amo nito. Nagtataka siyang huminto. Ganun na rin ang binata. Bakit? Kasi hindi alam ni Paolo ang ipapaliwanag. Sumilip si Benson kay Julio. I'll take care of your hospital bills. And I suggest na magpahinga muna kayo. Mahinahong ani yan ang binata. Ayos lang ho ako, Sir Ben. Hindi ako pwedeng mawala ng trabaho. At sino ho ang magmamaneho sa inyo? Natahimik ang buong kwarto. May ilang taon na ang matandang driver sa kanya kaya siguradong may hirapan siyang humanap ng kasing sipag nito sa trabaho. At may totoong malasakit sa kanya. Ako! Magkakasunod na napatingin kay Girlie ang tatlo. Kaswal niyang tinaas ang kamay. Marunong akong magmaneho. Ako ang pwedeng pumalit kay tatay. Tinitigan ni Benson ang mukha ng anak ng driver. At doon niya lang napagtantong babae pala ito. Sa pananamit kasi at kung paano ito magsalita at umakto, ay inakala niyang isa itong lalaki. Hindi pwede. Sagot agad ni Julio. Bakit naman, tay? Binalikan ni Girlie ang amang nasa hospital bed. Kesa naman may makuha siyang ibang magmaneho. Ako na lang. Tutal pareho naman tayo ng galing pagdating sa sasakyan. Muli niyang sinulyapan ang magiging amo. Ako na lang ho, boss. Pasensya na, girlie. Sumingit si Paolo sa usapan. Hindi kasi pwede si Sir Ben sa mga babae. Bakit naman? Seloso ba ang asawa niya? Kakausapin ko si ma'am. Sasabihin ko, hindi ko type si boss. Diretsyong paliwanag niya agad. Single si engineer. Nalilitong sinulyapan ni Girlie ang binata. Eh bakit? Ah, segunda agad niya nang may mapagtanto. Itinaas pa niya sandali ang hintuturong daliri at tinuro kay Benson. Kaya ayaw ni boss ng babae kasi malambot siya. Ibinali pa niya ang nakalahad na palad. What did you just say? Pigil ang sigaw at galit ng binata. Yun lang ang pwede kong isipin kung bakit ayaw niyo ng babae. O baka nainggit kayo na may ganito kami.
Napapikit sa ini si Benson nang iliad nito ang dibdib na hindi naman kalakihan. Tumigil ka nga, girlie. Saway ni Julio. Nagbibiro lang ako. Natatawang aniya ng dalaga at kinuskus pa ng daliri ang tungki ng ilong. Boss, nakakalokong tawag niya sa amo ng ama na nakapikit pa rin. Ako na lang ang kunin niyo. Siguradong wala kayong magiging problema. Huminga ng malalim si Benson bago binuksan ang mga mata. Nasalubong niya ng tingin ang ngiting-ngiting anak ng driver hanggang sa sipatin niya ito ng tingin. Wala siyang makitang kahit anong anggulo ng pagkababae rito. Kaya baka pwede niyang subukan. Sir Ben, huwag niyo na hong pansinin ang anak ko. Okay, you can start tomorrow. Halos mapatalon si Girly na nakahawak pa sa gilid ng short at ang kanang kamay ay sa ibabaw ng suot na sombrero. Seryoso, boss? Natutuwa niyang tanong. Two important rules. Huminto ang dalaga sa pagtalon at tiningnan ang tumaas na hintuturo ng amo. 1 meter away from me. Hindi ka pwedeng lumapit sa akin. Lalo nang hawakan ako. Understood? Copy, boss. Inilahad ni Girly ang palad na seryosong tiningnan lang ni Benson. Ay, oo nga pala. Napakamot siya sa batok ng maalala ang bili nito. At ang nakalahad na palad ay inapir na lang niya kay Paolo. Welcome to me! Aniya pa ni Girly sa sarili. Namamangha siya nang makapasok sa mataas na entrada ng bahay ng binata. Napangiti siya at inayos ang suot na long sleeve polo ng matanawang amo palabas ng bahay. Boss, magandang morning! Agad na huminto si Benson habang nakakunot noo sa sasalubong na babae. Maaga pang ginawang pagpreno ni Girly nang maalalang isang metrong layo niya rito. Don't tell me. Nakalimutan mo na agad ang dalawang importanteng rules. Tanong nito sa kanya habang nag-aarko ang mga kilay. Of course not, coconut. Umiling na lang ang binata. 1 metro ang layo sa inyo at huwag kayong hahawakan. Aniya ng dalaga habang nakangiti. Good. Here. Matuli na nasambot ni Girly ang susing ibinato nito. Mabilis niyang pinindot ang sasakyan para makapasok na ang amo. Sandaling kinamot ni Benson ang likod ng tenga. Sinulyapan niyang nagmamanehong babae. Sandali siyang huminto sa pagbabasa ng email sa hawak na iPad. Can you please stop whistling? Nabitin ang nakangusong labi ni Girly dahil sa pagsipol ng sulyapan ng amo sa rearview mirror. Shut up! Nagmustra pa ito na i-zipper ang labi niya. Approve, boss! Itinikom niya ang labi. Umiling na lang si Benson at muling hinarapan ang iPad hanggang sa maalala niya ang ama nito. How's Mang Julio? Naiinis niyang muling sinulyapan ang babae nang hindi niya maintindihan ang naging sagot nito. Huminga siya sa inis nang makitang nagsasalita ito na hindi pa rin binubuksan ang bibig na pinasarado niya kanina. You can now open it, idiot. Kunwaring may binuksan si Girly sa bibig at doon lang napahinga. Maayos na siya, boss. Huwag na kayong mag-alala. Kaya nga gawin niyo na lang akong permanenteng driver para naman hindi namang trabaho si tatay. Pinakinggan na lang ni Benson ang anak ni Julio habang patuloy sa pag-scroll sa hawak-hawak. Gagalingan ko sa trabaho para makapagpahinga na sa bahay si tatay. Sandali siyang huminto ng maalala kung paano isampa ng dalaga sa likuran ng ama nito. Boss, sinalubong niya ang tingin nito sa rearview mirror. So, you will do everything for him? Aba, syempre naman. Sino bang anak ang gustong mahirapan ang mga magulang sa pagtatrabaho? Alright. If you drive well and know how to follow the rules, you can be my permanent personal driver. Napangiti ng matamis si Girly na ikinatigil ni Benson. Sandali siyang natulala sa mukha ng dalaga bago natatarantang ibinalik ang atensyon sa ginagawa. Mabilis na bumaba si Girly sa kotse. Binuksan niya ang pinto ng backseat at agad na lumayo nang lumabas ang amo. Yumuko pa siya rito na parang isang prinsipe ang binata. Napailing na lang si Benson na dala-dala ang mga gamit. Dapat nandito ka na 5 o'clock in the afternoon to drive me home. Is that clear? Crystal clear, boss. Naglakad na siya papasok sa site office. Good morning, Engineer Ben. Dire-diretso niyang nilagpasan ang mga babaeng katrabaho. Naabutan niya si Martin sa kaniyang opisina. What brings you here? Kasual niyang inilagay sa ibabaw ng mesa ang mga gamit
at umupo sa silya. Checking if you're still breathing. Isang masamang tingin ang tinapon niya sa kaibigan at tumawa naman ito. So, hinimatay ka dahil sumayad ang kamay mo sa architect in charge? Hindi naman siya tumugon. Why don't we try it again? Nakataas ang isang kilay na sinalubong niya ang mga mata ng kaibigan na inilapit pa ang mukha sa kanya. Ang daming klase ng babae sa labas. Tingnan natin baka merong compatible sa'yo. Come to think of it, you're getting older, Benson. Pinagkatitigan niya si Martin bago huminga at sinandal ang likod sa Celia. Fine, let's try. That's my brave friend. Hello mga sir, pinatawag niyo raw po ako? Nagkatinginan ng dalawang binata nang sumilip sa pinto si Bella. Please come inside, Architect Bella. Sinulya pa nito si Benson. Tumango naman ang inhinyero. Sabik na tumakbo palapit ang dalaga. Naramdaman na naman niyang hirap sa paghinga. Nagmamadali niyang niluwagan ang kurbata. Busy ka ba, Architect Bella? Tanong ni Martin. Yes, Sir Martin. Pero kung kailangan ako ni Engineer Ben, I can make time for him. Parang kang sagot nito. Great. May kailangan lang si Engineer Ben sa'yo. Really? I can give him anything he wants from me. At mga abot ni Bella ang kamay ni Benson nang mabilis niyang itaas at iiwas. Get out! Aniyan niya. Tingnan siya ni Martin bago ang dalaga. Sige na Bella, lumabas ka na. Nakasimangot namang lumabas ang architect. What was that, Ben? She's just making it worse. Sagot naman ni Benson na pinaypayan ang sarili. Sumadlak na lang sa kinaupuan si Martin. At ayaw ko sa mga ganong klase ng babae. She's so aggressive. Dagdag niya. Okay, let's try again. Tumanaw ang kaibigan sa labas ng cubicle ng mga babae. Eunice is very conservative. Tumango naman si Benson. Good morning, Engineer Ben, Sir Martin. Nagkatinginan silang magkaibigan ng mahinhina naglakad ang site clerk ng kumpanya. Napahagod siya sa batok ng sipatin ito ng tingin. Nakasuot ito ng paldang lampas pa habang suot ang mahabang manggas. Ngumiti ang babae. You can go back to work. Magalang na aniya naman ni Martin nang marahang umiling si Benson. See? Patuloy na tumanaw ang kaibigan sa labas ng opisina niya. Let's stop this. Tumayo na siya at binitbit ang protective helmet. Magtrabaho na lang tayo. Segunda pa niya bago nagpatiunang lumabas ng opisina. Nagdiretso silang magkaibigan sa harap ng ongoing hotel construction. Natanaw ni Girlie ang among lumabas ng opisina nito. May kasama itong lalaki at parehong nakasuot ng puting safety helmet. Aksidenteng natanaw siya nito kaya agad siyang kumaway. Who is she? Nakangiting tanong ni Martin ng matanaw ang babae sa kabilang building na ginagawa. Umirap lang si Benson at pinagtuunan ng atensyon ang hawak na blueprint. New driver. For real? Hinawakan pa siya nito sa magkabilang braso at pilit na iniharap. Kaswal siyang tumango. Mang Julio needs to rest, kaya anak niyang pumalit sa trabaho. Then she's the one, Benson. Nag-arko ang mga kilay niya. Nakakalapit siya sa'yo. Napaisip naman siya. Baka siya nang sagot sa weird allergy mo. Muli niyang binalikan ang tingin ng babae sa malayo. Well, she's always a meter away from me. Sagot niya. Nagkatitigan silang magkaibigan. Nanatiling nakangiti si Martin. And I remember one time, she actually touched me. And surprisingly, I didn't feel anything. Hinawakan siya sa balikat ng kaharap. She's a big help for you, Ben. Girlie, huminto sa pagnguya ng bubblegum ang dalaga at agad na tumayo. Sir Paolo, pinapatawag ka ni Sir Ben. Ako? Sinilip niya ang suot na nilo. Hindi pa naman alas 5. Nang maglakad si Paolo, ay otomatiko siyang sumunod. Sumilip si Girlie nang makapasok sa construction site cabin. Naroon ang mga babaeng nakaharap sa computer at mga nagtatrabaho. Sa paglipat ng mga mata,
ay nakita niya sa isang salamin na opisina ang amo. Nakatitig ito sa kanya at ginalaw ang hintuturo para palapitin siya. Sandali siyang huminga ng malalim. Natigilan si Nabel at mga empleyado nang pumasok ang dalaga. Nagbulungan agad ang mga ito. Nahiya naman si Girly dahil kumpara sa mga babaeng naroon ay hamak na kakaibang suot-suot niya. Nahawakan niyang likod ng sombrero. Boss, come in. Humakbang siya papasok sa malamig na opisina ng amo. Tumayo ang binata at pinindot ang remote ng blinds dahil nakatayo ang mga babaeng empleyado at pinanunood sila. Nilingan ni Benson si Girly na nanatiling nakatayo. Pinakiramdaman niya ang sarili. Hindi naman siya hirap sa paghinga. Boss! Napatras ang dalaga nang lumapit pa ang amo. Kada tras ng mga paa niya ay ang paglapit nito. Kinakabahan siyang napatingin sa dingding na masasandalan niya. At nang dumikit ang likod ay wala na siyang pagpipilian kundi harapin ang binata. Itinuon ni Benson ang mga palad sa magkabila para kulungin ang babaeng kaharap. Inilapit niya ang mukha rito at nakapagtatakang wala pa rin siyang nararamdaman ng kahit ano. Ito ang kauna-unahang babae na naging ganito kalapit sa kanya. Sinulyapan niya sandali ang sapatos na gahibla na lang ang layo sa luma nitong rubber shoes bago niya muling tinaas ang mukha. Halos maduling si Girly nang tingnan ang nakataas na hintuturo ng amo. Nanlalaki ang mga mata niya habang sinusundan kung saan magtutungo ang daliri nito. Palapit na ang daliri ni Benson sa noon ng babae para subukang hawakan nito nang mapasigaw ng ubod ng lakas ang binata. Nag-uunahan si Nabella at si Paolo sa pagpasok sa loob ng opisina ng amo. Hawak ng namimilipit na engineer ang daliring kinagat ng bagong driver. Mabilis na tumakbo palabas si Girly. Girly! Nakayuko at nakahawak sa daliring sigaw ni Benson. Sundan mo! Singhal niya sa sekretary na hindi alam ang gagawin. Girly! Harang-harang ni Paolo ang dalaga. Lumayas ka dyan! Seryosong aniya ni Girly. Umuusok pa ang alikabok sa hangin dahil sa pagtakbo at sa mabilis niyang paglalakad. Hindi ka alis? Itinaas niyang nakabilog na kamao para takutin ito pero maagap na nakayuko si Paolo. Pinilig na lang niya ang ulo at pinagpatuloy ang paglalakad nang may humawak sa braso niya. Marahan siyang napalingon. Agad na binitawan ni Benson ang braso ng dalaga at pinagpagang kamay. Nanatili silang nagtitigan sa ilalim ng tirik na araw. Hindi porket nakadamit ako ng ganito, pwede mo na akong bastusin! Bastusin? Naguguluhang ulit niya. Oo! Oh, anong tawag mo sa nangyari kanina sa loob ng opisina mo? Hanggang sa maalala ni Girly ang sakit nito at ang bilin noon na lumayo siya rito. Hinagod niya ng tingin ng amo bago napataltak. Sumeryoso si Benson. Mukhang naiintindihan naman ito ang ginawa niya. Ano? Mania ka ganon? Hindi mo mapigilan ang sarili mo kapag may mga chicks? Automatic kong nalukot ang noo niya. Hinagod pa siya nito ng tingin na para siyang nakakadiring nilalang. Adi ka sa... Shut up! Pigilang pagtaas ng boses niya nang matanaw mga palapit na empleyado. Hindi ako nandito para magpabastos sa'yo. Hahanap ako ng matiwasay na trabaho. Stay with me. Please. Napatitig si Girly sa mga mata ni Benson. I'm sorry sa nangyari kanina. I didn't mean to make you feel like I don't respect you. Ngumisi si Girly. Eh anong gagawin mo sa akin kanina sa opisina mo? Naging malikot ang mga mata ng binata. Mayabang pa na pumamewang ang dalaga. Sobrang lapit mo. Kulang na lang sampahan mo ko. Tiningnan ni Benson si Paolo na pigilang pagtawa. Inaamoy ko yung hininga mo. Sagot niya. Ano? Nagtatakang tanong ni Girly. May kumpiyansang inayos ng engineer ang suot na suit. I just want to smell your breath. Nanatiling naguguluhan ng dalaga kaya't nilingan niya ang sekretary. Right, Paolo? Hindi ako nakikipagtrabaho sa mga bad breath.
mahabang palusot niya. Huminga naman si Girlie sa palad at inamoy yon. Nasalubong niyang tingin ang amo. Agad niyang binaba ang kamay at tinuwid ang likod. Sana sinabi mo ng mas maaga. Napatras ng bahagya si Benson nang basta na lang lumapit ang babae at hiningahan siya ng ilang beses. Oh, yan. Okay ka na ba? Yes, yes. Mabilis niyang sagot habang pisil-pisil ang butas ng ilong. Huminto si Girlie at pinagmasdan ang amo. Sandali niyang pinag-aralan ng binata. Wala naman sa ilat siya nito ang pagkamaniyakis. Ano nga yung sakit mo? Natigilan naman si Benson. Napahinga siya ng malalim. Allergic ako sa mga babae. Bumunghalit ng tawang dalaga halos magtalsikan ang laway nito. What's funny? Allergic ka sa babae? Ulit nito habang natatawa pa rin. Unfortunately. And there's nothing funny about it. Hindi mo alam ang pinagdadaanan ko, having this rare allergy. Natigilan si Girlie ng pagmasdan si Benson na seryosong-seryosong muka. Girlie, totoo ang sinasabi ni Sir Ben. Last time na nahawakan siya ni Bella, hinimatay siya at nag-crushes ang buong katawan. Singit ni Paolo. Pwede ka nang umalis kung hindi ka naniniwala. Mabilis na tumalikod ang binata. Nang makapasok sa opisina, ay gigil siyang umupo sa swivel chair. Gusto niyang magkaroon ng pag-asa dahil wala siyang nararamdaman ng hawakan ng bagong driver na babae. Pero paano naman niya mapapaniwala ito sa sakit niya? Pasado alas 5 na nang lumabas siya ng opisina. Napakurap ang mga mata niya nang matanaw ang kotse. Siguradong si Paolo ang magmamaneho para sa kanya pauwi. Lihim ang buntong hininga ni Benson nang buksan ang pinto ng backseat. Let's go. Copy, boss. Napahinto siya at napatingin sa driver. Ngumiti si Girlie sa amo. What are you doing here? Driving for you, boss. Nagkatitigan sila bago lang napangiti ang binata nang mapagtantong naniniwala na sa kaniyang dalaga. Sinulya pa ni Girlie ang amo sa rearview mirror. Nakatanaw lang ito sa labas ng bintana. Boss, pwedeng magtanong? Nagtatanong ka na. Piloso pong tugon nito habang hindi pa rin siya tinatapunan ng tingin. Saan mo nakuha yung sakit mo? Kumura pang mga mata ni Benson. Ibig sabihin kahit sa nanay mo, allergic ka? My mom passed away when she gave birth to me. Pasensya na po. Natahimik ang loob ng sasakyan. Muling sinulyapan niya ang binata. Ate mo, can you just drive? Sungit. Bulong ni Girlie. Anong sabi mo? Wala po. Peking umiti siya kay Benson. Nagmamadaling bumaba si Girlie ng kotse hawak ang payong. Malakas ang bagsak ng ulan. Binuksan niyang pinto sa tapat ng amo. Halos mabasa ang dalaga nang ilayo ang sarili at ilapit ang payong kay Benson. Seryoso itong sinulyapan ng binata. Bilis, boss! Mababasa kayo! Marahan niyang hinawakan ng handle na agad na binitawan ni Girlie. Nang makasilong siya, ay nilingan niya ang dalagang nababasa ng ulan. Sige na, boss! Pasok na kayo! Anya nito na tinuro pa ang daan. Nang humakbang si Benson ay tumalikod na siya at tinaas ang suot na polo para takpan ang ulo. Sandali siyang natigilan nang tumingala. Sa paglingon ay naroon ang binata na pinapayungan siya. Napakurap si Girlie habang magkahinang ang kanilang mga mata. Boss, pumasok ka muna sa loob. Let's go. Pero wala nang isang metro ang layo ko sa inyo. Lumayo pa ang dalaga para magkaroon sila ng espasyo sa isa't isa. Madidikitan ko po kayo. Bigla na lang siyang hinila sa braso ni Benson at sinukob sa ilalim ng payong. Ang daldal mo. Ano yan ito? Napangiti siya nang sabay silang maglakad habang malakas ang ulan. Ramdam ni Benson ang pagkiskis ng braso ng babae sa kanya. Pero nakapagtatakang hindi siya nahihirapan huminga, pero
Ramdam naman niyang hindi maipaliwanag na kaba. Sinulyapan niya si Girlie at natural na gumuhit ang kanyang ngiti. Here. Basta na lang binato ng amo sa kaniyang isang tuwalya nang makababa ito ng hagdan. Thank you, boss. Dry yourself off and you can stay in that room. Sinundan niya ang tinuturo ni Benson. Dito ako matutulog? Why? Do you wanna go home? Napaisip si Girlie hanggang sa magtama ang kanilang mga mata. Ang sabi sa akin ni tatay, bawal daw ang babae rito. Yes, because like I said, meron akong allergy sa babae. Eh bakit? Papatuloyin niyo ako rito? You're not a woman. Ha? I'm not allergic to you. Pero babae pa rin ho ako. Mahinang sambit niya. Kumamot sa kanang kilay, ang basa pa rin na si Benson. Nauubusan siya ng paliwanag dito. Can you stop talking back and just follow my order? Tinalikuran na lang niya ang dalaga at dire-diretsyong umakyat pabalik ng hagdan. Nasundan na lang ng tingin ni Girlie ang amo. Sa mga kwento ng kanyang ama, ay mabuting amo ang inhinyero. Masungit pero may tinatago namang lambot ang puso. Napangiti siya, lalo nang maalala kung gaano nito pakitunguhan ng mabuti ang kanyang ama. Pahiga na sana si Benson sa kama nang maalala ang dalaga. Sandali siyang bumaba ng bahay at nagtungo sa isa sa mga guest room. Nang makalapit, ay sumilip siya sa pintong nakasiwang. Nasilip niya ang babaeng driver. Inalis ni Girlie ang suot na sombrero, ganun na rin ang tali ng mahabang buhok. Napalunok ang binata at hinawakan ng dibdib na mabilis ang tibok. Matulin siyang sumandal sa pinagtataguan. Ngayong gabi ay rumihistro ng malinaw sa kanyang mga mata na isa itong babae. At katakatakang wala siyang maramdaman na kakaiba bukod sa puso niyang pakiramdam niya ay mahuhulog na. Sino ka? Nakaharang agad ang mga braso ni Girlie sa ulo nang makitang isang may edad na lalaki na nakasuot ng itim na uniform. Ito sigurang personal na tagapagluto ng binata. Sino kang babae ka? Patuloy na tanong ni Mando habang hawak ang isang kawali. Kumalma ho kayo! Sagot ng dalaga habang paatras ng paatras. Alam mo bang bawal ang babae rito? It's fine. Kaswal na pumasok sa kusina si Benson at nagtungo sa Celia. What's for breakfast? Sir, sigurado kayo? Nag-aalalang bumalik si Mando sa mesa kung nasan ang amo. Yes. Sinimsim niya ang tsaa. Hindi ho ba allergic kayo sa mga babae? Sinuliya pa ni Benson ang nakatayong dalaga. Look at her. Do you see her as a woman? Umirap naman si Girlie. Oo naman, sir. Napatingin ang binata sa tagapagluto. Nakasuot lang siya ng damit panlalaki, pero isa siyang magandang babae. Anong pangalan mo, iha? Girlie ho. Nahihiyang sagot naman niya. Aba, babaeng babae ang pangalan mo. Pinagsalit-salita ng tingin ni Benson ng dalawa bago niya padabog na binaba ang tasang hawak. I'm hungry. Heto na ho, sir. Boss, hintayin ko na lang kayo sa labas. Paalam ni Girlie. Sir, mabuti naman at nakahanap na kayo ng babaeng hindi kayo allergic. Bulong ni Mando. Nginitian lang niya ito ng bahagya. Kasalukuyang pinapanood ni Girlie ang ulan sa babasaging salaming bintana ng bahay ng amo. Malakas pa rin ang ulan hanggang ngayong umaga. Hindi ako pupunta ng site. Nilingon niya si Benson na hawak ang laptop. May project delay dahil sa bad weather. Ganun ba? Uuwi na muna ako sa amin. Napatingin ang binatang komportabling nakaupo sa sofa. Lumapit siya rito at ngumiti. Wala naman ho kayong pupuntahan, di ba? Oh, I remember. May pupuntahan pala ako. Tiningala ni Girlie ang tumindig na binata. I'm going to visit your father. My father?
tumango si Benson. Let's go. Naguguluhan siyang sumunod dito. Sigurado kang sasama ka sa bahay namin? Tanong niya habang nagmamaneho. Yes, I want to visit Mang Julio. Bakit? Ayaw mo ba? Nilingon ni Benson ng dalaga. Dihins naman, boss. Ngumiti siya kasabay ng pagtanaw sa labas at kita niya ang maliit na patak ng tubig sa bintana ng kotse. Ingat, boss. Nilingon ni Girlie ang among nahihirapang maglakad sa makipot na iskinita. Dala-dala pa nito ang isang payong. Natawa pa siya nang humampas sa gwapong mukha nito ang sampay na hanger na may underwear ng kapitbahay na babae. Tita! Sinalubong siya ng dalawang pamangkin na lalaki. Nginitian niya ito at pasimpleng pinulot ang ilang laruan na nagkalat. Boss, pasok! Marahan ang paghakbang ni Benson sa loob ng bahay. Isang makipot na sala ang nabungaran niya. At rinig ang game announcer mula sa basketball game na palabas sa telebisyon. Sir Benson! Mang Julio, bakit ho kayo naparito? Nagkatinginan sina Benson at ang dalagang inaabutan siya ng tuwalya. Inihatid niyo ho ba ang anak ko? I came here to visit you. Mabilis na sagot ng binata at inabot ang binigay ni Girlie. Nakakahiya naman sa inyo. Upo ho kayo. Magkaharap sila ng matandang dating tagapagmaneho ng masilip ang dalaga sa kusina. Binibigyan nito ang mga pamangkin ng pagkain at napangiti naman siya. Nagtataka ho talaga ako. Bakit hindi kayo inaatake ng allergy kay Girlie? Matuloy niyang binalingan si Julio na hindi niya namalayan ang paglapit. Siguro ho dahil sa pananamit niya at kilos. Itinuon niya ang mga siko sa ibabaw ng tuhod at naniningkit ang mga matang tinitigan ng matanda. I'm sorry to ask, but is she a lesbian? Nako, hindi ho sir. Babae ho si Girlie. Ganyan ho siya manamit dahil halos lahat ng pinagliitan ng damit na mga kuya niya sa kanya napunta. Muli niyang binalikan ang atensyon ng dalaga. Tapos nahilig din siya sa mga panlalaki na mga laro. Nag-iisa lang siyang babae rito, kaya siguro walang nakaka-impluwensya sa kanya na mag-ayos. Bumulong pa si Julio. Siguradong magkakagusto yan sa lalaki. Napangiti si Benson. Naiisip ko nga na bagay siya kay... Sandali pang nag-isipang matanda. Inaayos agad niyang suot na polo at mayabang ang naging upo. Kumpiyansa siyang ang pangalan niya ang maririnig. Akma pa siyang Didi 4. Bagay siya kay Sekretary Paolo. Hindi na niya naituloy ang pag-cross ng mga binti at tumikwas ang isang kilay. Kay Sekretary Paolo? Ulit niya. Oho, mukhang bagay sila ni... Hindi niyo ho ba alam? Si Sekretary Paolo ay... Malambot niyang inipit ang kunwaring hibla ng buhok sa tenga. Talaga ho ba? Hindi makapaniwalang sambit ni Julio. Nakangiti siyang tumango. For sure, hindi sila bagay ng anak niyo. Ah, edi si Sir Martin na lang. Nakakahiyaman pero mabait naman si Sir. Nagkamot pa ang nahihiyang matanda. Sumeryoso ang mukha ni Benson. Ayaw niyo ho ba sa akin? Natigilan si Julio at napatitig sa kanya. Never mind. Agad na bawi niya ng matauhan. Girlie. Sinulyapan siya ng dalaga. Pack your things. You will stay at my house. Bakit po? Magiging busy ako this month. Malapit ng deadline ng commercial building project namin. Sinalubong ni Benson ang mga mata ni Julio na hanggang ngayon ay tulala pa rin. I want her to stay at my house, Mang Julio. Ayos lang ho ba yun? Wala pa rin sa sariling tumango ang matanda. Ako na ho kaya ang magmamaneho. Alangan na aniya ni Girlie nang sulyapan ng amo. It's okay. Nagugutom ka na ba? Ako ho? Seryosong lumingay ito sa kanya. May kasama pa ba akong iba? Tanong nito. Ngitian niya lang ang binata. Huminto ito sa isang drive-thru
at kaswal na binaba ang bintana. Good evening, sir. Umorder ang binata at inabot ang credit card. Natigilan si Benson nang dumampi ang kamay ng cashier sa kanya. Ramdam niya agad ang pagsikip ng dibdib. Kita ni girl ang pagtataka sa mukha ng cashier nang mabilis na kumilos ang amo niya. Agad na itong sinarado ang bintana at nanginginig ang kamay ng hawakan ng manibela. Boss, okay lang kayo? Hindi niya alam ang gagawin at kung paano hahawakan si Benson na basta nalang hinabol ang hininga habang tuwid ang tingin sa daan. Boss, untag niya. Nilingas siya ni Benson na hindi pa rin niya alam ang nararamdaman. Basta nalang itong namutla at parang nahihirapang huminga. Boss, anong nararamdaman mo? Naiinitan ka? Nagmamadaling tinulungan niya itong buksan ng ilang botones ng polong suot. Lalaksan ko yung aircon. Inikot niya ng sagad ang button para itaas ang numero. Binalikan niya ng atensyon ng mistisong amo na nagsisimulang mamula. Ayos ka lang? Natataranta siya. Hindi niya alam kung pahihintuin ito o ano. Nasulyapan niyang namumula nitong braso. Ano nang gagawin natin? Kusa siyang natigilan ng maalala ang babaeng cashier na nahawakan ng amo niya. Ako na magmamaneho. Pali tayo. Bilis. Bumaba at binuksan niyang pinto ng driver's seat. Inalis niyang suot na seatbelt ng amo at buong lakas na iniusod si Benson sa passenger seat. Maingat at nagmamadali siyang nagmamaneho habang parang mawawala ng malay ang katabi niya. Kapit lang boss, makakauwi rin tayo. Akbay-akbay siya ni Benson papasok ng bahay. Naabutan nila roon si Mando at Paolo. Kumusta siya? Sinalubong agad ni girl ang sekretary na lumabas ng kwarto nito. Maayos na siya. Buti na lang nandyan ka. Kung di siguradong hindi siya nakauwi ng ligtas. Kung nagmaneho siya sa ganung kalagayan. Hindi ba natin siya dadalhin sa ospital? Nakainom na siya ng gamot para sa panic attack. Yun ang gamot na binigay na ng doktor. Kay Sir Ben na nakadepende ang recovery niya. Sabay silang naglakad pababa ng hagdan. Hindi pa rin talaga ako makapaniwala sa sakit niya. Naalala niya ang nakakaawang sitwasyon ni Benson at literal na bumigat ang kanyang puso. Tama ka. Hindi siya naiintindihan ng marami. Madalas na uhusgahan pa. Ang hindi nila alam, nahihirapan siya. At hindi niya ginustong mapunta sa ganung kalagayan. Paano ba yan? Ikaw nang bahala kay Sir Ben. Kailangan ko nang umalis. Pilit na umiti ang dalaga kay Paolo. Alagaan mo siya. Oo, huwag kang mag-alala. Tinanaw niya ang palayong sekretary ng amo. Marahan niyang binuksan ang pinto ng kwarto ng binata. Naroon ito at payapang nakahiga. Nagtungo siya sa gilid ng kama. Umupo siya sa sahig at pinagmasdan si Benson. Malalim ang nagawa niyang paghinga bago dahan-dahang dumukwang palapit sa mukha nito. Walang iisang dangkal ang layo niya nang marahang magmulat ang amo. What are you doing? Nangihinang wika ni Benson sa mukhang nasa harapan niya. Nakabukas ang bibig ni Girly pero wala naman siyang mahagilap na isasagot. Nanatili siyang maduling-duling ang mga mata. Muli silang nagkatitigan. Tinitingnan ko kung humihinga ka pa. Nauutal niyang palusot at dederecho ng pagkakatayo ng pigilan siya sa pulsuhan ng binata. Dito ka lang. Wika ni Benson habang nakapikit. Ramdam niyang pagpintig ng puso na kahit sa sinong lalaki ay hindi niya naramdaman. Buong akala niya noon ay wala siyang lalaking hahangaan o pag-iinteresan. Pero iba ang tingin at presensya ng amo. May binubuhay itong damdamin na hindi niya kilala sa kalooban. Dahan-dahang umupo si Girly sa kama. Ibibitaw na sana niya ang kamay nang mariin siyang hawakan ni Benson. What is it about you? Bakit kapag ikaw ang hawak ko, hindi ako nagkakaganito? Marahang nilingan niya ang binatang nakapikit. Why can't I feel the pain when you're close to me? Pwede bang dito ka lang hanggat hindi ko alam ang sagot, girly? Kita niya ang mga luhang tumulo sa nakasaradong mga mata ni Benson
kaya mas hinigpitan pa niya ang paghawak sa palad nito. Magandang morning! Seryosong pinagmamasdan ni Benson ang dalagang ngiting-ngiti sa kanya sa sala. Tinanguan niya lang ito at iniwasan ng tingin. Hindi niya alam kung paano sila nakauwi at paano pa siya nabuhay matapos madampian ang babaeng cashier. Sir, heto na ho ang baon niyo. Overnight ho kayo sa site, hindi ba? Masiglang aniya ni Mando. Akin na ho. Kinuha agad yun ni Girlie. Let's go. Hep? Huminto ang mga paa niya nang humarang ang dalaga na nakapahalang ang mga braso. Nagkapamulsang pinagtagbo ni Benson ang mga mata nila ni Girlie. Maayos na bang pakiramdam mo? Halika. Lagyan muna natin ng gamot ang mga rashes mo. Bago pa siya makasagot ay nahila na siya nito sa sala at pinaupo sa mahabang supa. Pinanood na lang niya ang dalaga nang lagyan siya ng ointment. Boss? Kaswal niyang tanong. Huminto sandali si Girlie. Paano mo ba nakuha ang sakit na yan? Nagtama ang kanilang mga mata. Ba't gusto mong malaman? Close ba tayo? Hindi ba? Gaano ba tayo dapat ka-close? Ganito? Inilapit nito ang mukha sa kanya, kaya agad niyang tinulak ang noo nito gamit ang hintuturo. Sabihin mo na para makatulong ako. Long story. Handa akong makinig. Boss! Nagmamadaling lumabas ng kotse si Girlie para habulin ang among hindi pa rin nagkukwento. Papasok na ito sa site office. Luminga si Benson. Mamaya tayo mag-usap. Napabuntong hininga na lang siya. Engineer Ben, sumilip sa pinto niya si Martin. I heard what happened to you last night. Panimula ng kaibigan. Okay ka na ba? Mabuti na lang, nandun si Girlie para alalayan ka. And what's weird, pag siyang lumalapit sa'yo, hindi mo nararamdaman ang allergic reaction mo, unlike sa ibang mga babae. Tiningala niya ito. Right. Tanging na sabi niya. She's really different. Dagdag ni Benson habang inaalala si Girlie. Tama ba tong nakikita ko, Engineer Ben? Kakaiba rin ang mga mata mo ngayon. Nakangiting po na ni Martin. Napatingin siya sa kaibigan. So, do you like her? What? Nabingi yata siya. That's why you don't have an allergic reaction to her. Pinagkatitigan niya si Martin na nakangiti sa kanya. You probably like your new driver, Engineer Ben. Umiling siya ng sunod-sunod at sumandal sa kinaupuan. Natawa ang kaibigan niya habang namamangha ang mukhang pinagmamasdan siya. Napatayo si Girlie ng matanawang amo na palabas ng office. Kasakasamang ilang mga empleyadong nakasuot ng pulang safety helmet. Napangiti siya nang mapanood kung paano nito ituro ang building habang hawak ang malaking blueprint. Naglaho rin ang paghanga ng mukha ng dalaga ng matanawang isang babaeng pinapayungan ang kanyang amo. Nilinga ni Benson si Bella na paikot-ikot sa likod niya habang hawak ang isang payong. I'm okay. Aniya niya rito. No, Engineer Ben. Masisira ng sikat ng araw ang maputi at makinis niyong balat. Marahan ang naging pagkamot niya sa leeg hanggang sa matanaw niya si Girlie. Napatingin ang lahat sa dalaga nang itas niya ang kamay para palapitin ito. Ano ho yun, boss? Tanong ng dalaga nang makalapit. Kunin mo yung payong. Copy, boss. Lumapit siya sa magandang babae at hinawakan ng payong. Pero nang lumingas siya rito, ay hindi nito yun binibitawan at nakikipagtagisan sa kanya. Ibigay mo na. I can take care of this. Lumayas ka na nga. Ako ang mag-aalaga kay Engineer Ben. Napahinto sa pagpapaliwanag si Benson sa mga kaharap sa construction ng building nang marinig ang dalawang babaeng nag-aaway sa kanyang likuran. Halos tamaan ang mga helmet nilang suot sa pag-aagawa ng mga ito. Dahan-dahan niyang nilinga ang mga ito. At inis na inagaw ang payong bago iniwan ang dalawang dalaga. Engineer Ben! Habol ni Bella. Napailing na lang si Girlie. Kung tutusin, walang-wala siya kung ikukumpara sa halos lahat ng mga babae
na nasa paligid ng inhinyerong amo. Napatingin tuloy siya sa sarili. Mukha siyang lalaking nagpapanggap na babae sa pananamit pa lang. Ganun na rin sa kilos. Hindi niya naman kasi alam kung paano ba siya aastang babae. Lumaki siya ng puro lalaki ang nasa paligid. Kaya ano lang mangyayari kung may magugustuhan siyang binata? Madilim na ang paligid habang naghahapunan sila sa parking lot ng ginagawang building. Lahat sila ay nag-o-overnight sa trabaho dahil malapit na ang deadline ng project. Magkakaharap ang mga empleyado ng construction company. Magkasabay na lumapit si Benson at Girly sa mesa ni Martin. Magandang evening, Sir Martin. Good evening, Girly. Seryosong umupo sa sili ang amo, kaya sumunod siya rito. Habang kumakain ay pansin niyang nakangiting kaibigan ang binata. Ba't ho kayo nakangiti? Takang tanong niya. Sandaling huminto si Benson sa pagkain at sinulyapan si Martin. My eyes couldn't believe it. Naninibago ako na makitang may katabing babae ang kaibigan ko. Napangiti si Girly. Nawala ang ngiti niya nang masulyapan ng seryosong katabi. Saan ka matutulog, Girly? Hindi naman kasi sinabi ni Engineer Ben na isasama niyang driver niya sa site. Sambit ni Bella sa kabilang mesa. Oo nga, Ben. Sigunda ni Martin. She will sleep in your cabin. Sagot ni Benson habang patuloy sa pagkain. Sir, wala nang libreng kama sa amin. Sa kwarto na lang ng mga construction workers. For sure may libre pa. Wala naman sigurong mangyayaring masama dahil para rin namang lalaki si Girly. Pang-aasar pa ni Bella. Ginaya na lang ni Girly ang mukha ni Bella. Nagbaling ang amo niya sa architect. Are you sure that there's no bed for her? Mabilis na tumango si Bella. Binalingan ni Benson si Girly. Doon ka sa kwarto ko. Matutulog. Agad na napatayo sa galit ang architect. Pigil ang ngiti ng dalaga ng salubungin ng umuusok na ilong na si Bella. Napailing na lang si Martin. Sinilip ni Benson ang dalagang kalalabas lang ng toilet room. Naroon siya sa labas ng kwarto. Tanaw-tanaw ang malawak na bakanting lote. Hey! Nagulat pa si Girly nang may magsalita. Boss! Come here. Tumalima naman siya. Nanatili siyang nakatayo nang ituro nito ang katabi nitong foldable chair. Umupo siya roon. Naging tahimik ang paligid habang nasa ilalim sila ng madilim na langit na puno ng mga bituin. Bakit ho, boss? You were asking me earlier, right? Agad na gumuhit ang ngiti sa labi ni Girly at inilapit ang silya sa tabi niya. Game, boss! Excited nitong sagot. Sandaling huminga ng malalim si Benson bago tumitig sa kawalan. I started experiencing my weird allergies after what happened to me a few years ago nung nagkaroon ako ng stepmom and stepsisters. I thought they would take care of me, but they didn't. Mapait ang ngiting pinakita ng amo sa kanya, dahilan para malungkot din siyang mapangiti. Unluckily, I was physically abused when I was young. When I went to school, my fate didn't change. Naranasan kong mabuli ng grupo ng mga babae. Kinukuha nilang pagkain ko at pera. Tumingala ang maluhaluhang si Benson sa madilim na langit. Naisip ko nga eh, ang malas ko pagdating sa mga babae. Pakiramdam ko, they always want to take advantage of me. Hindi ako sunwerte sa pamilya. Ganun na rin sa pwede kong ituring na kaibigan. That's when my allergy developed. I always try to calm myself down pero hindi talaga ako makahinga pag may babae sa paligid ko. It's giving me a terrible and indescribable feeling. Perhaps I'm really scared inside. At nare-recall na ng buong pagkatao ko ang pinagdaanan ko noon. But you know what? Nakangiti pero may mga luhang tumulo nang bumaling si Benson kay Girly na malungkot na nakikinig. Sa tingin ko, okay na rin na ganito ang sitwasyon ko. Naiiyak na tiningnan niya ang binata. At least, wala nang makakalapit sa aking babae. No one will try to hurt me again.
Hindi naman lahat ng babae katulad nila. Pinagmasdan niya ang dalaga. Pinagkatitigan siya nito diretso sa mga mata. Mas maraming mabubuting babae dyan. Ang pagkakamali ng isa, hindi pagkakamali ng lahat. At hindi ayos na ganyan ang sakit mo. Nakita ko kagabi kung paano ka mahirapan. At sa dami mo ng pinagdaanan noon, hindi mo na dapat nararanasan ulit na masaktan dahil sa magkaparehong dahilan. Kumura pang kanyang mga mata. Naniniwala akong malalampasan mo to. Paano? Napatingin si Benson sa braso nang maingat siyang hawakan ni Girlie. Anong nararamdaman mo? Tanong nito. Nothing. Nothing? Ulit ng dilaga. Umiling ang amo. Bakit wala? Naalala niya kung paano manginig ito kagabi nang madampian ang babaeng cashier. Bakit pag sa akin wala kang nararamdaman? Walang idea niyang tanong nang alisin ang kamay. Sumandal si Benson sa kinaupuan. I don't know. Siguro dahil hindi ka nakasuot ng pambabae. Nakasimangot siyang umayos sa pagkakaupo. Sinulya pa naman siya ng binata at tiningnan mula ulo hanggang paa. Tiningnan ni Girlie ang sarili. Maybe I'll be allergic to you if you dress like them. Seryosong sinalubong niyang mga mata ni Benson. Nginitian siya nito bago tinuon ng atensyon sa malayo. Malungkot niyang pinagbasda ng amo. Kung kailan pa siya nagkagusto sa isang lalaki, doon naman tingin sa kanya nito ay hindi siya babae. Kaya anong pag-asa niya rito? Dito na ako sa baba. Kinuha niya ang unan at kumot sa kama hanggang sa hilahin ni Benson ang hawak niya. Seryoso siyang napatingin dito bago binawi ang kumot pero nanatiling hindi yon binibitawan ng amo. Buong lakas na nakipag-agawan si Girlie hanggang sa biglang bitawan yun ng binata. Muntik na siyang matumba ng otomatikong kabigin nito ang bewang niya. Naghinang ang kanilang mga mata ng amo sa tahimik na silid. Hanggang sa ngumiti si Benson at buong lakas na binuhat ito at inihiga sa kama. Boss. Maagap siyang tumagilid nang yakapin siya ng pumikit na binata. Kip-kip niya ang magkabilang braso habang nanlalaki ang mga mata. Ramdam niya ang braso nitong nakapulupot sa tiyan niya. Sometimes I wonder, anong pakiramdam na may katabi sa pagtulog? Mahinang wika ni Benson. What it's like to have someone in your bed after a tiring day. Ngumiti ang nakapikit na si Benson nang masiyakapin si Girlie. Now I know. And thank you for letting me know. Nilingas siya ng dalaga. Marahan namang binuksan ng binata ang mga mata. Ganto palang pakiramdam. It feels like everything. Dagdag ni Benson sa nararamdaman ngayong gabi habang ito ay katabi. Girlie. Sir Martin. Nahihiya siyang kumamot sa batok nang makalabas ng kwarto ng amo. Masyadong mahimbing ang tulog niya kagabi. Nang magising siya, ay wala na ang binata. Did you know? It's Ben's birthday today. Talaga ho? Tumangon naman si Martin. Hindi ko ho alam. Pasensya na. It's okay. So, you want to surprise him? Nakangiting tanong nito. Oho. Kaya lang wala akong pera. No problem. Kailangan mo lang sumama kay Secretary Paolo. And we will take care of everything. Mabilis siyang tumango. Magpaalam ka muna kay Ben. Pero wag mong sasabihin ang tungkol sa surprise natin. Tell him that you need a day off today. Sige sir. Nakipag-appear pa siya rito. Boss? Seryosong tiningala ni Benson ang dalagang driver na lumapit sa office table niya. Pwede ba akong mag-off ngayon? At bakit? Ah, kasi uuwi muna ako sa amin. Alright. Gamitin mo ang kotse ko. Hindi na. Magkukommute na lang ako. Tinitigan siya ng amo. Bumalik ka bukas. Napangiti si Girlie. Copy, boss. Dito ka na sa site dumiretso. Extended yung overnight namin.
Nagkatitigan sila hanggang sa seryosong tinuro ni Benson ang pinto. You can go. Yes, boss. You take care. Napailing na lang ang nakangiting binata nang tumalikod ang dalaga. Ben, come on. This is a surprise for you. Tulak-tulak si Benson ng kaibigan na si Martin nang makalabas siya sa opisina. Daladala pa niya ang gamit sa trabaho. Birthday mo ngayon. It's not just an ordinary day. It's not a big deal, Martin. Ano naman kung birthday ko? Patamad niyang sagot ng harapan ng kaibigan. Lilipas din to. Dagdag pa ni Benson. Sir, okay na po. Patakbong lumapit si Paolo sa kanilang dalawa. Doon lang niya natanaw ang isang romantic dinner sa harap ng dagat. Anong kalokohan yun? Tanong niya. Lumapit ka na lang. Kinuha ni Martin ang hawak niya at muli siyang tinulak. Wala na siyang nagawa kung di ang humakbang. Nilapitan niya ang mesang may mga ilaw at kandila pa sa ibabaw habang may dalawang silya sa magkabilang tagiliran. Hanggang sa iengat niya ang muka at matanawang palapit. Napakurap ang kanyang mga mata. Si Girlie na nakasuot ng bestidang puti. Tinatangay ng banayad na hangin ang nakaladlad na mahabang buhok at kung may anong kolorete sa muka. Napapikit si Martin at Paolo ng muntik ng matipalokang dalaga. Agad rin itong nakapagbalanse at pilit na ngumiti. Happy birthday, boss. Nahihiyang bati ni Girlie. Alangan niyang sinalubong ang mga mata ni Benson na hindi niya alam kung ano ang naging reaksyon. Kung natutuwa ba o maiinis. Boss, ano yung itsura mo? Napangiti siya ng alangan at hinawakan ang madulas na bestidang isinuot sa kanya ng stylist na ipinakilala ni Paolo. Pangarap niya noong makapagsuot ng mga ganito. Hindi naman niya alam na mangyayari pala ito. Sinulya pa niya ang kaharap ng marinigang malalim na paghinga nito. Nagsayang lang kayo ng oras. Ha? Sandali. Natigilan sa paglapit si Girlie ng seryosong umatras, ang mga paa ni Benson palayo sa kanya. Nagkatitigan sila. Ramdam ni Benson ang hirap sa paghinga habang nakatitig sa dalaga. Boss, ayos ka lang? Huwag mo kong hawakan. Maagap na sagot nito. Muli siyang natigilan. Humawak ito sa mesa habang hawak ang dibdib at hinahabol ang hininga. Agad namang tumakbo palapit sina Martin at Paolo. Ben! Ani ang kaibigan. Hirap na tiningnan ni Benson si Girlie. Bakit? Pati rin ba sa akin allergic ka na? Takang tanong nito. What do you think? Bumaha ang dismaya sa mukha ng dalaga at nasulya pa ng sarili. Si Girlie pa rin naman yan. Singit ni Martin. Umiling na lang siya at tumalikod. Sandali lang. Ani ni Girlie. Pasensya na. Ang akala ko kasi matutuwa ka. Well, you're wrong. Muli siyang binalikan nito ng atensyon. This is disgusting. Hinagod pa siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa. Napayuko naman sina Martin at Paolo. Hindi bagay sa'yo. Kasi hindi ka naman babae. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na babae ako? Inis na putol ni Girlie. Natigilan si Benson. Hindi mo ba nakikita? O ayaw mo lang tingnan? Ayaw mo ba akong maging babae? Sunod-sunod niyang tanong sa binata. Kasi magiging allergic din ako sa'yo. Matutulad ka lang din sa mga babae nilalayuan ko. Napakurap naman siya. And I don't want you to be like them, Girlie. Mahinang dagdag ni Benson. Mas gusto ko yung damit mo nun. Hindi ganito. Hindi ito makapaniwalang binalikan siya ng tingin. Gusto kong manatili kang yung tunay na ikaw. Para manatili ka rin kasama ko. Now, if you will continue this, mas mabuti pa, umalis ka na sa buhay ko. Tumalikod na si Ben. Awang ang labi ni Girlie sa narinig. Kita niya ang pagiging sigurado ng binata sa binitawang salita. Naipon ang kanyang mga luha. Gusto ko lang namang
maging bagay sa'yo. Natigilan ang binata sa paghakbang. At maging babae sa paningin mo. Nakakunot-nut si Benson nang humarap. Bakit? Gusto mong layuan din kita? Hindi. Dahil baka sakaling magustuhan mo rin ako. Natigilan ang binata. Sa pagpikit ni Girlie ay ang pagdulo ng kanyang luha. Hindi niya napigilan ang pagkadulas ng bibig at pag-amin ng damdamin. Nagkatingin na naman sina Martin at Paolo. Matuli na tumalikod ang dalaga. Sandali pa itong nadupilas bago tumayo at tumakbo palayo. Matalim niyang tiningnan sina Paolo at Martin. Agad namang yumuko ang dalawa. Hinihingal at nakapamewang nasunundan niya ng tingin si Girlie. Ang saya-saya pa naman ni Girlie nung binigyan namin ng damit pang babae. Hindi ba siya nagustuhan ni Sir? Narinig niyang bulong ng sekretary sa kaibigang si Martin. Nahagod niyang buhok. Mang Hulyo. Nagulat pa si Benson nang makalabas ng construction site at ang matandang driver ang naghihintay. Sandali pa siyang tumanaw kung saan. Ako na muna ho ulit ang magiging driver niyo, Sir Ben. Naalala niyang nangyari kagabi. Pasensya na ho tungkol sa anak ko. Siguro ho kasi kakaiba kayo para sa kanya. Kaya nagustuhan niya agad kayo. Pero huwag kayong mag-alala. Ang sabi niya, ipapagpag niya lang daw ang nararamdaman sa inyo at siguradong siyang mawawala na yun. Where is she? Agad niyang tanong. Ho? Nasaan si Girlie? Nagmamadali niyang binuksan ang pinto pero huminto siya sandali at nilingon ang matandang driver. May gusto akong itanong. Ano ho yun, sir? Gusto niyo ho ba ako para sa anak niyo? Ho? Tinitigil lang ni Benson si Julio. Oo naman ho. Napangiti siya. Then take me to that beautiful woman. Maliksi ang pagdidribble ni Girlie ng bola. Matuloy niyang nilagpasan ang mga kalarong lalaki sa loob ng court. At nang ma-shoot sa ring, ay nagsigawan ng mga nanunood. Hinihingal siyang huminto at inayos ang jersey na nakapatong sa suot na kamiseta. Napapikit siya nang maalala kung paano siya napaamin kagabi. Ni hindi niya makuhang bumalik sa trabaho para ipagmaneho muli ang amo. Hinubad ni Benson ang suot na suit at inalis ang pagkakatakin ng polo bago nagtungo sa gitna ng court. Rinig ni Girlie ang bulungan kaya marahan siyang nagmulat at kulang na lang ay lumuwa ang mga mata niya sa nabungaran. Hi. Kaswal na nakangiti si Benson na handa nang makipaglaro ng basketball sa kanya. Anong ginagawa mo? Obviously, I will play basketball with you. Tumalikod na ang dalaga. Come on, Girlie. Huwag kang magpatalo agad. Sino? Ako? Muli niya itong binalingan. Baka umiyak ka, boss. Nag-umpisa na siyang mag-dribble. Nang patakbo na, ay hinarangan siya ng amo. Nagtungo ito sa likuran niya dahilan para sandali siyang matigilan. Nagtatakang nilingon niya ito. Gumiti si Benson at mabilis na inagaw ang bola sa dalaga at ibinato. Sakto naman yun sa bibig ng ring. Naghiyawan ang mga nanunood. Seryosong pinagmasdan siya ni Girlie bago ito umiling at lumakad paalis. Girlie! Hinawakan niya ang braso nito. Nagkatitigan sila. I'm sorry. I shouldn't have said that. Maingat na hinawakan itong magkabilang kamay niya at sinilip ang kaniyang muka. Gusto ko lang malaman mo na hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo para sa akin. Marahang hinaplos ni Benson ang kaniyang pisngi at ngumiti. Because I like everything about you. Naluha si Girlie sa kaniyang narinig. Bago mo pa ako nagustuhan, gusto na kita. Talaga? Umiiyak na paninigurado niya. Agad na tumango si Benson. Kahit na ganitong itsura ko? Tiningnan ng binata ang kabuuan niya. Dahil wala ka lang pagpipilian? Of course not.
Hinawakan ni Benson ng dalawang palad ang maliit na mukha ng dalaga. Ikaw ang pinakamagandang babae para sa akin. And you are all that I want. And all that I need, girlie. Mabilis niyang niyakap ito habang umiiyak. Nakangiting gumantirito ang binata. Now I know why I feel so comfortable and at peace with you. And that's because my heart belongs to you. Masuyong bulong niya sa katangi-tanging babaeng nakilala niya. Marahang umarap si girlie kay Benson. I love you, girlie. Garalgal niya ang pagtatapat ng damdamin habang nakatitig sa mga mata nito. Pinagkatitigan siya ng dalaga diretso sa mga mata. Mas mahal kita, Benson. Napangiti siya bago inilapit ang muka at inabot ang labi nito. Ipinikit ni girlie ang mga mata sa magaang halik na yon na puno ng pagmamahal. Lumipas lang ang isang taon nilang relasyon ay agad din silang nagpakasal. At paunti-unti nababawasan ang kakaibang reaksyon ni Benson sa tuwing lalapitan ng mga babae. Doon niya naunawaan na kailangan nilang muling magtiwala. Lalo na't pinapalitan ng saya ng asawa ang lahat ng hindi magandang nangyari sa kanya. Dahil doon ay mas nakapagtrabaho siya ng maayos para sa kinabukasan nilang mag-asawa at para sa babaeng anak nila na isisilang ni girlie sa susunod na buwan. Ang buong akala niya noon, pangarap na lang ang makatagpo siya ng isang babae. Ganoon na rin ang magkaroon ng pamilya dahil sa kanyang pambihirang kondisyon. Pero heto ngayon siya, nabubuhay sa pangarap na yon. Si girlie ang naging lunas at sagot sa kanyang masakit na nakaraan at pinagdaanan. Nakita at naramdaman ng puso niya ang tunay at mabuti nitong intensyon. Ngayon, hindi na niya kailangan pang taguan at takbuhan ng mga kababaihan dahil ramdam na niya ang kapanatagan sa kalooban. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po!